So, paano ba magsimula ng pizza business? Bibigyan kita ng step-by-step guide. Panoorin mo ang video na ito. Ito na yung Kambal Pizza. So, mag-i-inquire kami today. Magkano yung ano nila. Ito yung parang warehouse. Pala, for delivery yung Kambal. Umuulan na. And I am recommending Bossing Kambal Pizza, no? So today, papakita ko sa inyo paano kami magsisimula. I-dinodocument ko siya. So gumawa ako dito ng plano, reminders, yung how much your capital, amount, reminders, things and materials to be prepared, marketing materials, so delivery. Gumawa muna kayo ng plan, no? Basic plan. Lista nyo yung lahat ng mga kailangan nyo. So here, papakita ko sa inyo yung basic na mga nabili namin. So we're about bumili kami ng murang speaker lang para may sounds. So meron tayong logbook, lalagay natin dyan yung mga benta everyday, tas some of the things like pans, dispenser, measuring cup, and ito naman yung sa papel. So ordering, and I created the pending number, no? And some timer, basic mga kailangan. And itutuloy ko yung video na to kasi dun sa store ilalagay, ipuput up namin hanggang sa ma-setup. I just want to create a video para i-document lang namin yung journey namin sa pag-start nung ganitong maliit na business hanggang sa makapag-open kami. And gumagawa tayo ng mga gantong video para patuloy tayo makapag-share ng mga opportunity na pwedeng simula ng mga kapwa nating mga Pilipino, especially mga OFW, saan ba sila pwedeng mag-invest ng pera nila, saan ba sila pwedeng mangapital, no? Gumagawa tayo ng mga content para patuloy tayo makapag-educate, makapag-share ng mga opportunity and idea. So, pwede rin nyo akong i-message if you want to start this kind of business. So, message nyo lang kami and bibigay po namin, share namin yung details paano po kami magsisimula ng ganitong business. So, idudugtong lang natin yung mga videos sa susunod na araw hanggang sa kami makapag-open. Hopefully, magustuhan nyo yung hanggang kami makapag-start, makapag-grand opening. Ito naman yung mga materials na binili natin. So yung mga tools, dispenser, measuring cup, ball pen, whatever na binili nyo, kunin nyo yung resibo, no? Ipunin nyo yun, ito nyo yung speaker, binili ko lahat ng binili nyo, ipunin nyo yung isang resibo, gumawa kayo ng folder at ipunin nyo doon para makita nyo kung later on magkano ba yung total capital nyo, and ililess nyo yon. So let's say kung nag-capital kayo ng 50,000 pesos and ang expenses nyo, operating cost almost 50,000, nabawi nyo na. So dun mo malalaman kung kailan ka kikita, no? So important ipunin lahat ng mga expenses para malaman nyo yung kung kailan babalik yung inyong capital. So titingnan, double check natin yung ano, kung maganda yung... So ayan na yung oven brad para gagamitin natin dun sa ating kambal. So ang gusto nilang brand is La Germania. I don't know. Pero magandang brand kasi ito. Normally pag mga oven, La Germania ang ginagamit. So ayan yung brand. Tingnan natin kung hindi pa siya nang alam. So, 1 year warranty daw yan. Opo. Kasi yung resibo na po yung mawala. So, ito na yung rerentahan naming space. So, meron siyang ano, lababo. May exhaust. May lagayan ng mga gamit. And, ito yung labas. So, dyan kami magtitinda. Kabilang side namin yung Ayala Pinis tsaka Chowking. So hopefully maging maganda yung start. So ngayon Brad, gumagawa ako ng layout kasi we are about to put a brewed coffee also. So ako na lang nag-i-edit nito sa Photoshop.
So pwede ko siya namang gawin, tapos kami na lang magpapaprint nung tarpaulin. So maglalagay din kami ng brewed coffee. Mamimili kami nung tools, kitchen tools sa pizza. So ito yung mga tools sa kitchen. Hanap kami nung pizza board tsaka tong. Ito yung mga tong niya. Ang hirap makapagtawaran sa Divisoria. Dito tayo sa Divisoria. Itinan natin kung meron dito yung hinahanap namin. Hindi namin makita sa loob. Hanap kami. So, lunch time muna, Brad, kasi nakakapagod. So, kakain muna kami. Mura lang sa rice in a box. Saan ba? Ayun, sa dulo. So, meron siyang kit ng pending number niya. Pag tumunog, ibig sabihin, andyan na yung order niya. So, mga nakabili na kami nung iba naming bibilhin. Ayan. Yung mga iba namin idadagdag sa tindahan. And hopefully matapos namin yung sa Divisoria. Maganda na sa Divisoria, wala na yung nagtitinda sa Calibrad. Mga disiplinado na. Dahil si Yorme, talagang very discipline. Maluwag na rito sa Divisoria, hindi na ganun kasikip. So tumutunog na, Brad. Kukunin na natin yung order natin. Ito na yung mga nabili namin sa Divisoria. Yung mga paninda namin, katulad nito, yung brewed coffee. Tapos, magkakaroon kami ng Xerox. Tapos yung iba namin mga paninda na iba buy and sell namin. So, wala pa yung asawa ko eh. So, ito yung magiging pwesto namin. Yan ang pwesto namin. Grabe, Brad. Pawis na pawis ako. So, ito yung mga napamili namin. So, yan yung oven. Tapos, yung mga iba naming paninda. So, parang maliit siyang sari-sari store. Pero, main product or service is selling pizza and brewed coffee. So, magpe-prepare din kami ng Xerox and print scan. So, 2 days pa siguro bago namin ma-finish lahat 'to, bago kami makapag-off. Oh, ito na 'yung brother, Brad. Parang big brother lang. 9 plus. Mga ilang 11 plus pa. So, mga ilang natin siguro mabawi 'to. Depende. So, market natin 'yung buong Ayala. Abangan nyo kami. Nilalagyan na ng ink, Brad. Sisimula na. Papa Xerox kayo, kuya. Puntahan nyo lang kami ron, ha? So, meron ako mga gamit na mga kitchen tools na rito sa ilalim ng kama. So, yung iba kong gamit, hindi na namin binili. So, hinahanap ko yung measuring cup ko. Kung nandito pa. Through this, mababawasan yung mga bibilin mo. Kasi yung iba, may mga gamit kami sa bahay, hindi naman ginagamit. Hinahanap ko yung measuring cup. Ayun. So, ito yung kailangan ko. May sukat na to eh. So, meron ako mga gamit, kitchenwares na nakatago kasi hindi ko pa naman siya ginagamit. So, gagamitin namin sa pag ninegosyo. Alright. So, ngayon, Brad, nagpa-product test kami. May tinatawag kasing product test. Ito yung tinetest mo yung exact ingredients dun sa niluluto mong food or liquid. No? So, nasa Jollibee kami nagtatrabaho, meron kami tinatawag na product test. So, magpa-product test ako ng brewed coffee. So, napakulo ko na yung brewed ko. And ang measuring cup ko is meron akong measuring cup. Ito yung size na ginamit ko is
1 tablespoon. Ito yung brewed coffee. So yung 1 tablespoon ko is 1 to equal ng 1 cup, no? And 1 sugar. So bahala na sila kung ilan sugar lalagay nila. Yung sa akin, 2 lang. And creamer. So pina-product test natin siya through this ano, gusto nating malaman kung ang aim natin dito sa product test is malaman natin yung at least exa ano siya, no, yung tawag dito, yung lasa matikman natin bago natin siya i-serve sa customer. So may measurement na ginagamit. So halos exact lang siya. No, exact lang siya yung sa brood ko. Yan. So may coffee machine naman, at least yung 1 cup, 1 tablespoon ng brood coffee. Titikman ko ngayon siya. Titikman ko siya kung okay ba yung lasa niya. Kung pasok naman siya, hindi na sobrang tapang, hindi naman sobrang tabang. Titikman natin. Pero based dun sa color nung coffee, para sa akin, umiinom ako kasi lagi ng kaping. Okay, banata na natin to, Brad. Baka maubos pa ng iba, Brad. Alright. May samahan pa ng mainit na kape, Brad. Ice talaga, ice like heaven, Brad. So pasok siya dun sa ano, mukhang okay naman yung color niya. So ganun ang style ng product test. Pina-product test natin yan kasi nga maglalagay tayo ng ito yung ating coffee machine. So maglalagay din tayo ng kaping barako dun sa ating pizza store. So bukas na tayo ngayon, Brad. Ang gagawin natin ngayong araw, si-set up tayo ng tindahan. So maraming asikasuhin. So magsi-set up kami ng lutuan tsaka yung table. So today magsi-set up kami. Hopefully tomorrow morning makapag-open kami. In Jesus name. So gumagana na yung apoy natin. Ayan na yung oven natin. Meron na siyang apoy. Medyo malakas. Inaalan natin. So dali lang siya sa ano. So gumagana na yung apoy natin. Ayan na yung oven natin. Meron na siyang apoy. Magluluto ka na ng pizza? Ha? Natulungan mo si mama, ha? Pero so Brad, magandang araw. Ngayong araw bibili tayo ng 3 kinds of pizza kasi magpa-product training kami sa aming store. So, ititest natin kung ano yung exact cooking time para sa amin. Titikman natin kung ano yung di ba natin natikman ng pizza. Okay? Okay, yun na. So, magpa-product test kami today. Natagod kami, Brad. Pa-product test ano namin yung pizza para pag nag-open kami, meron namin konting ano, konting the moves sa mga galawan. Tara na. Sarap. Dinudumog na ang kambal pizza. Dinudumog na ang mga tirana. Wala pa kaming tarpaulin, Brad. Nagpe-pre-test pa lang kami. Nasa progress tayo ng pagyaman, Brad. Hi. Oh!
ready na ang ating kambal pizza, Brad. Ayun na yung mga customer, nabili na. Ready na. Simena na tayo ng kasalang, Brad. Open na kami, Brad. Punta na kayo. So magkakabit na ng tarpaulin. Ang tarpaulin namin nandito pa eh. So, maglalagay dito banda sa taas. Ilalagay nung aming mga kasama. Ito siya ilalagay sa gitna. Ito na yung pinakamasarap na nilalagay. Yung pangmalakasan na cheese sauce. Alright! Okay, magandang araw, Brad. So, dumating na yung mga delivery natin ng pizza. So, today, papakita ko sa inyo kung gaano kalayo yung aming tindahan sa Ayala. Ayala Feliz Marcos Highway. So, ayan siya. Ayan yung Ayala. So sa kabilang side lang, pupunta kayo, makikita nyo na itong tindahan namin. No? Makikita nyo na yung tindahan namin. Kabilang side lang ng Ayala. So ayan siya. Natatakam na ba kayo, guys? For delivery to, Brad. Ayos!